una mong gagawin ito. Kaya gawin natin, nanggalin na natin. Maloob mo siya. Kapit tayo ng differential bubble niya. Wala ka na sa labas. Sige, kaya. Ito na, ang actual. Okay, sige. Sarpak mo ang tapos. Kapit natin yung mga tira guys sa tapos. Kapit natin kung sentro na ba yung tira natin. Ayan guys, kita nyo. Sentro na yun. At kapit natin. Simpleng-simple lang. Mapagpalang araw guys, meron tayong another tutorial, okay, kung paano magkabit ng tatawag na clutch lining set assembly. Ano ba meron dyan? Meron na yung ano, pressure yung flywheel, yung kanyang pressure plate, ayan, at saka yung clutch lining. So karamihan kasi sa atin na hirap talaga, kahit yung ibang banggitang mekaniko medyo nahihirapan pag timing nito, especially pag wala kang special tools. So ang gina-require natin yan, kung maaari, kung meron kang gamit o tools na dala-dala. Maliit lang na bagay yan guys, pero malaking tulong. So may nabibili itong setup na to. Kung makikita mo, parang wala lang siya, pero malaking tulong to guys. May nabibili ito sa Shopee. Alagang ko lang ito, 450. Ngayon titingnan natin kung paano natin na gagawin o gagamitin yung pag-setup na ito lang yung gamit natin. Pwede ito sa mga... Pwede ito gamitin sa 6D1, 6D14 na engine, mga marine engine, pwede rin ito gamitin. Especially din sa mga maliliit tulad nito. K6A na DA63 at DA64. Okay, so paano ba mag-setup yan guys? Simple lang. Ito yung flywheel natin, which is ito nakatalikod dyan pa ganun forma. So sa mga baguhan, sa mga magagaling, okay, so watch na lang kayo. Sa mga baguhan ito guys, ang mahirap gawin pag once na nagtanggal ka ng transmission and then nagtanggal ka ng pressure plate tsaka ng clutch lining, dahil yung pagkabit yun ang medyo tricky. So ang gagawin mo unang-una dyan, ito, pag mag-set po kayo ng pressure plate, yan. So dapat itong bukol na to, nakikita yung bukol na yan, ayan, oh. Itong bukol na to, sa kabila kasi wala eh, pantay lang. So itong portion na to, dapat ito, nakapaloob ito dito. Kapag nakaganyan yan ang pagpasok niya, no? Yan. Okay, para hindi siya sasabit o hindi siya mabangga dito. Kasi kung malagay nyo is pag ganun guys. Yan, pag nalagay nyo ng pag ganyan, ang mangyayari dyan, babangga yung pressure plate mo, magkakaroon ka ng problema. Hindi siya lalapat yung kanyang lips, hindi lalapat dito. Okay? Tapos pag kinabit mo yan, hindi mo makakabit transmission at hindi mo rin ito makakabit ng maayos. Although makabit mo man siya, pero hindi na yan maging neutral, hindi na yan mag-play dahil na tipit na siya. Okay? So, ang gagawin mo dyan, kailangan ito, lagi itong pirming pantay lang yan, wala siyang bukol. So, nakagalong forma niyan. Yan. Tapos, ito naman, tsaka itong bukol na yan, magkatapat lang pag gano'n ang forma. Okay? So, ilalagay mo pag gano'n. Yan. Ngayon, pag nalagay mo na yan, kung titingnan mo itong ditong portion na yan, wala yang saktong sentro. So dapat ang gagawin mo, ilaw natin. So dapat ang gagawin mo dyan, ayan, si sentro yan. Okay, para yung input shaft ng transmission aakma at papasok talaga siya dito. Ayan, oh. So yung may bearing na yan, dapat yung input shaft nyan, yung input shaft dito yung natama, yung pinaka input shaft, yung pinaka dulo ng ng input shaft ng transmission. Tapos yung gear naman niya, yung pinion gear naman ng input shaft transmission, sakto din na lalapat dito yan. So sa sentro siya. Ang tanong, paano natin isi-sentro? Eh mahirap nga isentro yan eh. So kailangan, kung hindi ka marunong sumentro niyan, dahil kailangan yan magaling ka sumentro. So gagamit tayo nito, itong tools na to. So ito yung tuturo ko sa inyo guys kung paano siya gawin. Okay, so tanggalin ko muna. Okay, so tanggal na. Set up natin guys, tuturo ko sa inyo ano, gano'n siya kasimple. So una mong gagawin ito. Ayan, ang gagawin mo, tanggalin mo muna to. Ihiwalay mo to. Ito yung tools na nabibili sa Shopee. Okay? Tapos sasalpak mo ito, guys. Papasok mo yan dito. Ayan, din napasok mo, 'di ba? Okay, pag napasok mo siya. Pag napasok mo nang dito. Ayan, oh, kita niyo yan, maglalak yan. Ayan, oh. Bubukad siya. Pag once na tinulak mo, open yan. So, kailangan ipasok mo muna to. Yun. Then, napasok mo na siya. Okay.
Okay, pagkatapos papasok mo naman to. Yan. Ang mangyayari dyan, ito yung pinakalock niya. Okay, so ang gagawin mo, yan, ang gagawin mo dito, ito muna yung ipapasok sa sentro. Adjust mo siya para sumentro yon. Pag nasentro na yon guys, saka mo siya hihigpitan dito. Pasok mo na. Ngayon, hawakan mo to. Ito, iikutin mo lang to. Para yung kanyang, yung itong portion na to, mag-open. Tingnan mo, mag-open yan. Oh. Yan, oh. So, siya ang tutulak doon sa pinion para mag-sentro siya ng tama. Okay? So, ito lang yung iikutin mo sa sentro na yan. So, break natin. Okay. So, ayan. Tapos, ito. Pang sentro to dito. Sa kanyang pressure plate. Yung kanyang pressure plate, fork spring. Yan yung magtutulak doon sa ano mo. Sa rest bearing mo para mag-neutral siya at mag-ipit. So, siya mag-control. Ngayon, yung sentro ng bearing, yung center bearing, yan. Tsaka ito magsisentro naman. Yung clutch lining gear. So, yung clutch lining pinion gear niya, ito magsisentro. So, pasok mo na siya, guys. Hawakan mo lang itong ito, tsaka ito, hawakan mo lang to. Tapos, ikuti mo lang yan. Yan. Pag humigpit na yan, humigpit na siya. So, ibig sabihin na nagkaroon na ng ipit yan, ano? Ano, umangat na siya. So, ang gagawin mo naman, di, umipit na siya. Ibig sabihin, nakasentro sa lalim. So, dito ka naman mag-a-adjust. Yan. I-a-adjust mo na naman to para sumentro siya. Yan. Tingnan natin. Tingnan nyo yung ipit ng sistema ng lining. Di ba? Ngayon, tingnan natin. Lalagyan natin ng bolt para makita nyo kung paano siya sumentro. Kung may bolt na yan, saka ito yung bibitawan. Tanggalin natin, tapos tingnan natin yung sentro. Okay. Mamaya, pag nakuha na natin ito guys, ang gawin natin, i-actual natin doon mismo sa may transmission na para makita nyo kung paano siya i-estimahin. Okay? So, at least actual na doon. Yan. Kuha muna ako ng bolt. Pipitan ko muna. Okay? Okay, so gamit na tayo ng bolt guys. Ng ano, ng wrench. Ayan. Simpleng pala lang to, pero malaking tulong to sa mga baguhang mekaniko. So mura lang ito, mura lang yan, nabibili lang yan ng mga almost ano, 350 yata, hindi ako nagkakamali. Kasi ako hindi na ako gumagamit ng ganyan guys eh. Pinagamit ko na lang, sanay na tayo. Ini-estimate na lang yan, minamata-mata na lang yan. Pero ito kasi, ito mo, lumuwag siya, diba? So pag lumuwag siya, i-ano mo uli, sentro mo siya uli. Yan. Kasi mahirap ito ikabit pag hindi ka talaga sanay nito mag-sentro. Hindi mo mapasok transmission, masakit sa ulo. Okay. Yan, sentro na siya, diba? So, pag sentro na siya, gawin natin, tanggalin na natin. Ano, maluwag na siya. So, tanggalin at least natin. Yun. Tingnan natin kung sentro ba. Kita nyo? Ayan o. Sentro, diba? O, di ba? Hindi nasasabit yung transmission pag pinasok mo kasi nasentro na siya. So, hindi mo na kailangan na hindi mo na kailangan kumain ng ilang oras. O, kasi matagal yan ipasok pag transmission yung pag-uusapan guys. Lalo na pag masikip talaga yung area. Especially yung location ng pagkakasalpak ng transmission. Mahirap talaga yan ikabit. Lalo na pag wala kayong pit. Yung tulad niya, no? Yung pit na yan na may butas. Yan. Kung wala kayo niyan, mahirapan kayo niyan. So ito, ikakapit natin ito doon actual mismo sa transmission na yan. So, okay. So, ano ba yung tools na ginamit natin? Ito, order lang kayo dito. Okay? Para hindi kayo mahirapan. Yun yung mga basic pointers guys para kakabit kayo ng transmission. Kailangan meron kayong special tools. Maliit lang siya. Mura lang ito kung bilhin pero malaking tulong to sa inyo. Okay? So, yan yung mga basic pointers guys para magkaroon kayo ng idea kung mag-DIY kayo. Kasi mamaya, i-actual natin ito doon mismo sa loob para makita nyo kung paano siya sistemahin. Mura lang yan guys. Ito lang ang kailangan mong ano. Sige, yun lang muna. Babalik kayo mamaya kung i-actual natin talaga yun. Okay? Kakapit tayo ng differential guys.
different sa ano, flywheel. Flywheel guys, nagkakabit na tayo. Ang natang groggy, pagod na. Kasi nakasalpak na yung makina guys. Ayan o. Okay, ngayon konti, padali na natin yan. Ayan, so gagamit na ng impact para ano, tuturok sa inyo yung paano pag-setup, you know. Gamit natin yung tools na yan o. Yung ganina na pinakita ko sa inyo. Ito actual ating nalagay guys. So i-impact muna natin to para setting na siya. Tapos saka din ilalagay itong actual yung sasabi ko sa inyo. Okay, para simentro siya. Sige, magdiyan mo yung konti. Salpak natin yung bench lining. Tapos yung bukol niya ito. So kailangan nakalabas yan. Okay, ito. So ayan o, yung bukol niya. So kailangan nasa labas yan. Sige, fire. So yan ang mahirap i-set up. Okay. Tapos yan. Yung guide. Yun. So set up na. Okay. So yan. Lalagyan natin yung tools. Yan o. Ito rin siya guys, yung actual. Kailangan masentro mo yan doon. Pag hindi mo siya masentro, ang mangyayari dyan, mahirap yan talaga, pasok yung transmission, okay? Ayan o. Kailangan po kami center dyan. So, gagamit tayo ng tools. Ito na, pang-actual. Okay, sige. Yan, alayan muna. So, kailangan nakalibre ito, doon dulo. Ayan. Hindi, umulay. Basta, ayan, sige. Fire. Alam, makapasok doon sa bearing. Ariano pa itong konti. Ito mga pero pumasok doon sa bearing. Ganyan. Salpak mo lang tapos ito, isentro. Ayan. Ito, ito. Sentro mo lang. Ayan. Tapos ito rin, sisentro mo rin. Ayan. Ayan o. Ipit na siya. Ipit na. Tapos ipit na rin to. So, sentro na yan. Kahit yung clutch line makita mo, ano. Yung clearance ng gilid, di ba? So, ayun o, central siya. Sa labas mo natitingin, makikita mo na. So, ngayon, pag nalagyan na natin yung bolt, check natin yung pinaka-centro niya talaga pag natanggalan natin to. So, ibig sabihin, okay, tira natin. Yan yung pag-centro, guys. Yan, malapit na natin mga tira, guys. Matapos. Ilaw ang ilaw. Yan ang apex. So, tatanggalin na natin. Checkin natin kung sentro na ba yung tira natin. Yun. So, ayan guys. Kita nyo. Ano, sentro na yan. No? Pantay-pantay yung pagkakatira. Okay? So, nakabit na natin. Simpleng-simple lang. Ayan na. Kabit ang transmission. Yung buong engine. We are almost done. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo. Shout out pala sa ating lahat ng sumusubaybay sa Carsing TV. At sa lahat ng mga youth owner, mga banggitang mekaniko, sa mga mekaniko, chip mechanic, at sa mga bagong mekaniko, at sa mga nagbabalak pa lang na mag-mekaniko. At sa lahat ng mga unit owner, shout out sa inyo sir. At sa lahat ng sumusuporta sa Carsing TV, sa aking followers, subscribers. So, yun lang. Please subscribe to my YouTube channel, share it, and God bless. Bye-bye. Alright, see you. Alright, alright. Okay.
that burns, dump it up, dump it up, dump it up. Stupid that.